mga kwentong nakakatuwa, mga kwentong nakakakilig, mga kwentong nakakatakot, at mga kwentong may aral at inspirasyon na magagamit natin sa tunay nating mga buhay. Dito lang sa Tamokski TV. Kaya ano pang hinihintay mo? Subscribe na! Matagal nang seaman si Rodolfo at kung saan sa ang bansa na siya nakakarating at malaki-laki na rin ang kanyang ipon. May sarili na din siyang bahay, tatlong kotse at ilang negosyo na pinapatakbo ng kanyang mga kamag-anak. Sa edad niyang 49 ay pwedeng-pwede na siyang magretiro sa kanyang trabaho. Bukod kasi sa magandang sahod niya sa pagiging seaman, ay mas malaki din ang nakukubra niya dahil sa kotse sa isang ilegal na panghuhuli at pagbibenta ng mga hayop na malapit nang maubos. Mataas na ang posisyon niya sa barko at nakukuha siya sa suhol ng ilang mga kumpanya nagsiship ng mga endangered species at ibinebenta mga ito sa ibang bansa sa mas malaking halaga. Sir, secured na po, bulong ni Gerald, isa sa mga seaman doon nakasabuat niya. Good, alam mo namang maraming bago ngayon. Hindi natin alam ang takbo ng kokote ng mga yan. Yung leopard ba, sinigurado mong hindi mag-iingay? Paniniyak pa niya. Mag-ingay man sir, wala makakarinig, tsaka ako tinurakan ko ng pampatulog, sabi pa nito. At tinangawan niya ang lalaki bilang sinyas na ayos na ang lahat. Kasalukuyan silang naglalayag at dala nila ang dalawang kahong pagong at isang leopard. Mahal ang benta ng mga ito dahil malapit na maubos ang lahi nito. Habang nakatanaw siya sa malayo ay nilabas niya ang kanyang pitaka. Kukunin niya sana ang calling card ni Mr. Lu, ang kasosyo niya ngayon. Nang biglang mapasulyap siya sa isang lumang larawan. Bata pa siya sa larawan. Siguro ay 20 anyos pa lamang siya at kaakbay niya ang dating nobya. Ito ang nag-iisang babaeng minahal niya, walang iba, kundi si Salome. Hindi niya maiwasang himasin ang maamong mukha ng babae sa litrato. Sa isip niya ay nasaan na kaya ito ngayon. Kaakit niya lamang sa barko dati at napakaraming pangarap ang nais niyang matupad kasama ang dalaga. At ang isa pa ay nais din niyang pakasalan si Salome. Pero pagbalik niya sa Maynila matapos ang ilang buwang pagtatrabaho ay wala na ito sa dating tinitirhan. At mula nga noon ay hindi na siya umibig pa sa iba. Sir, naglilipat na po ako ng ilang cargo sa basement. May nakita akong box doon na walang label at nang binuksan ko po ay may mga pagong. Nagising siya sa pagkakatulala na kausapin siya ng isa sa mga bagong sima na si Roger. Lintik, palpak si Gerald. Napakayabang pa nito at secured na daw. Booking naman pala agad ng isa sa mga bago. Baka mabulilyaso pa ako, sambit niya pa sa kanyang isipan. Nagpatuloy pa ang binata sa kanyang pagsasalita. Sir, I'm sure na meron dito sa kasama natin sa barko ang sangkot sa illegal na gawain. Bawal yun di ba ho? Tanong nito. Drop it Roger, timbagang nasabi niya. Ho, bakit po? Muling tanong ni Roger. Ang sabi ko, huwag kang makialama. Tiningnan niya ito ng masama. Bakas ang gulat sa mukha ng binata pero kalaunan ay tumigas ang ekspresyon nito. Ang tahaso ng tingin ko sa inyo sir, di ko akalain kasing dumi ka rin pala ng iba, sabi nito at tumalikod na kaagad. Nahimas ni Rodolfo ang dalawang sintido niya at pasigaw na ni radyo si Gerald. Akala ko ba secure na lahat? Kakanta yan, sigurado ako. Ganyang bago, magpapabango ng pangalan yan para tumaas agad ng ranggo. Agapan mo ito, kung hindi tapos tayo pareho. Gusto mo bang makulong? Pasigaw na sambit nito. Mahirap kong itatanggi nila dahil kung tatawag si Roger ng pulis. Tsak na hindi pa sila nakakarating sa daungan ay nakaabang na mga ito. Hindi rin naman maaaring itapon na lang sa dagat ang mga hayop dahil kay Mr. Lucila malilintikan. At isa pa ay nakapagbayad na matandang inchik. Isa na lang ang naisip nilang paraan. Si Roger na lang mismo ang patatahimikin nila para matapos na ang kanilang pag-aalala. Habang tulog na ang lahat, nantakpan ni Gerald ang bibig ng binata upang hindi ito makapalag at kaligkarin palabas ng quarters. At doon nga ay nakabang itong si Rodolfo. Pasensya nga na bata, magaling ka sana at magaan ang loob ko sa iyo. Kaya lang masyado ko ng maraming alama. Kasunod doon ay tinalian niya ng dakte pang dalawang kamay nito, gayon rin ang dalawang binti ng binata. Alam kasi nilang trained ang mga seaman sa paglangoy, kaya siniguro nilang wala ng paraan upang mabuhay pa ang binatang ito. Hindi ko natatakpan ang bibig mo para makasigaw ka. Total naman wala na makakarinig sa iyo.
kausapin mo mga isda. Eh, hello mo kay Little Mermaid ha? Sabi ni Rodolfo habang hawak ng isang braso niya si Roger. Napakalakas ng alon at nasa kalaliman sila ng Atlantic Ocean ng mga oras na yun. Lalabas sila ng totoo. Habang boy mo itong dadalhin, hindi ka matatahimik sir. Huling wika pa ng binata. Hindi na matagalan ni Rodolfo ang titig ni Roger. May kung ano sa mga mata ng binata na parang humahalukay sa sikmura niya, kaya tinulak na niya ito. Isang malakas na tunog ng tumilamsik na tubig ang narinig noong gabing iyon, tapos ay wala na. Umakto silang nagulat kinabukasan, at wala na isa mga naginala na sila ni Gerald ang may kagagawan sa pagkawala ng isa sa mga seaman. Mabilis na lumipas ang sandali at naipadala na nila mga hayop. Matapos noon ay naglayag na sila pabalik sa bansa habang declared ng missing si Roger. Okay sir, I'll drop by the office at 9 AM, okay? Sabi ni Rodolfo sa telepono. Tumawag kasi ang boss niya mula sa opisina. Naroon raw ang pamilya ni Roger at may kasamang attorney at nais lang siyang mahinga ng statement bilang siyang officer in charge ng paglalayag. Madali lang naman ang plano niya. Kunwari sasabihin niyang tanghali pa lang ay tila malungkot na si Roger para may dinaramdam na problema. Kaya baka naisip nitong magpakamatay na lamang. Siguro naman hindi na magre-reklamo ang pamilya nito. Babayaran naman kasi sila ng 2 milyon ng ahensya. Chusy pa ba sila? Muli pa niyang wika. Rodolfo, intindin mo na lang na medyo hysterical ang pamilya. Lalo na yung nanay. Nag-iisang anak lang raw pala kasi. Paalala ng boss niya na masalubong niya itong palabas ng opisina. Naganda na siya ng malungkot na ekspresyon bago kumatok ng 3 beses sa pinto. Pero napalitan iyon ng gulat na makilala mga taong nasa loob. Ito ay sina Abit at Mylene. Lahat ito ay kapatid ng dati niyang nobya. At naroon sa dulo sa tapat ng mesa ang halos matumba na at walang tigil kaiyak na si Salome. Kahit na nagkaedad na ay mababakas pa rin ang dating ganda nito. Salome? Hindi makapaniwalang sabi niya. Saglit na sinulyapan lang siya ng babae tapos ay nagtuloy na rin sa pag-iyak. Roger? Roger ko? Paulit-ulit na bulong nito. Ikaw bang officer in charge, Rudy? Tanong ni Ate Mylene at umiiyak rin. Kinabahan siyang tumango sa mga ito. Bakit mo siya pinabayaan? Noon lang nagsalita si Salome. Titig na titig ito sa kanya. Hindi niya maunawaan ang nangyayari ngayon pero iba ang kaba niya. Nang di siya sumagot ay muli nagsalita ang babae at talos mawasak ang puso niya. Bakit mo pinabayaan ang anak natin? Napahawak si Rodolfo sa upuan sa gilid niya. Namanid ang buo niyang pagkatao. Para siyang imatayin, nalalambot ang mga tuhod niya at naaplos niya rin ang kanyang dibdib. Hindi mo alam, buntis nung si Salome na maglayag ka. Pinaalis na kami ng landlady namin sa Valenzuela kaya naganap kami ng malilipatan. Hindi ka na namin makontak. Alam mo ba na kaya nais ring magsima ni Roger ay pangarap niya magkita kayo balang araw? Kahit na hindi niya alam ang itsura mo ay umaasa siyang makilala ka. Paliwanag pa ni Abit na lumuluha rin. Patawarin mo ako! Iyaw niya. Nais niyang iyuntog ang ulo sa pader hanggang mamatay na siya. Napakawalang kwenta niyang tao. Ni hindi niya masabing napakawalang kwenta niyang ama dahil hindi siya bagay sa tawag na iyon. Ako ang pumatay sa kanya? Ako ang pumatay sa anak ko? Tulala niyang sabi. Sa pag-amin niyang iyon ay lumutang na si Gerald at ito ang naglahad ng buong pangyayari. Nakulong sila pareho pero para kay Rodolfo ay kulang pa iyon. Doon na siya tumanda sa kulungan at binawian ang buhay. Ang kanyang huling abilin ay kremit ang kanyang katawan at isaboy ang abo sa karagatan. Kahit man lang doon ay makasama niya ang anak na iniwan. Kahit doon ay madamayan niya ang pipingsak lolo nito noong gabing iyon. Kahit doon ay makabawi siya sa kanyang mga kasalanan sa kanyang nag-iisang anak. Kayo, anong aral natutunan niyo sa kwento natin ngayon? I-comment nyo naman dun sa baba dun sa comment section para muli ko pong mabasa. So once again, si Tamokski TV po muli ito. Kita-kita tayong muli sa mga susunod pa nating mga video. Thank you and God bless. Peace out.